Ito ang nakakagulat matapos tila pinagtulungan at subukang ipahiya Vice President Sara Duterte matapang at mag-isang hinarap ang Kongreso at Congressman Dan Fernandez hindi umubra ang angas sa tila harap-harapang sinupalpal ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick niyo rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa ginawang pagdinig ng House Committee on Appropriation sa panukalang 2.37 billion proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025 na pinangungula ni Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Estela Gimbo ay tila uminit na sa simula pa lamang dahil tila pinagtutulungan di umano ng ilang mga kongresista si Vice President Sara Duterte. Matapos tila pa ulit-ulit na tinanong patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President sa taong 2023 na tila nagpainit sa ulo ni Vice President Sara sapagkat ang kanyang ipinunta sa kanyang pagdinig ay ang patungkol sa budget proposal ng Office of the Vice President para sa taong 2025 at hindi ang confidential fund na hindi naman kasali ang kanyang proposal budget. Dahil sa paulit-ulit na tanong ay paulit-ulit ting sinagot ni Vice Presidente ang ilang kongresista, she quoted, "I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President in the question and answer format. I will leave it to the House to decide of the budget submitted." End quote. Na tila nagpainit sa ulo ng mga kongresista at bilang pagtugon sa ilang pondo ng paglilinaw, itinaas sila Representative Dan Fernandez ang kanyang kamay na nagsabi na ang pag-akusa sa mga mambabatas ng planong pag-atake sa Office of the Vice President ay hindi patas dahil na-offend daw ito sa sinabi ni Vice President Sara na ipinagtutulungan daw ito ng mga kongresista na may conspiracy na ibagsak at siraan si Vice President Sara. Ngunit sinabi nito na kung mayroon daw ay hindi ito kasali at dapat daw i-amend ni Vice President Sara ang kanyang statement patungkol sa mga kongresista. Ngunit isang matapang ang naging tugon ni Vice President Sara na tila nasupalpal si Representative Dan Fernandez nang sabihin ni Vice President Sara na hindi niya binanggit ang conspiracy or isang plano ng pag-atake mula sa committee. Sa nangyaring pagdinig at mga salitang ito ay nanggaling daw mismo kay Representative Dan Fernandez at hindi kay Vice President Sara na tila ayon sa ilang marami sa ating mga kababayan ay nagugas kamay daw ito at tila nagisa sa sariling mantika. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot sa recommend at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Hard to bring down a woman with integrity and pure hearts for the job and for herself. Honesty is a great weapon to make her strong. Tiklop ang mga crocodiles, truth hurts. Go, 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 President Inday Sara Duterte." Taong bayan, matalino na ngayon. Basta walang hocus-focus sa next presidential election, mananalo na si Vice President Sara for president. More power, Vice President Sara, God bless. Hindi resource person si Vice President Sara bagkos siya ay second highest official of the country whose mandate from the people is even larger than the president cannot be held on contempt by members of Congress. Her presence is not mandatory and send somebody in her office to defend her office budget. Congress should focus on the 2025 budget proposal and not repetitive discussion of previous budget. To Vice President Sara, be strong and don't lose hope of Filipino are praying for you. And we know those amenable congressmen are all out to put you down. For no matter what they do, you still number one in all service for President in 2028. God bless. Bigyan kasi nyo ng budget kasi kailangan talaga sa office yan. Dahil maraming humihinging tulong. Pantay-pantay na lang ibigay niyong budget sa kanya para walang banggayan, pare-parehas lang kayo na nanglilingkod sa bayan, hayaan niyo sa basta may mga resibo. Pag honest ka, hindi ka talaga matatakot, balibalik ta rin niyo man ang taong nagsisinungaling, same answer pa rin ang sinasagot niyan, marunong din dumepensa sa mga tao yan, isakripisyo ang sarili para di masakyan ang mga taong naghihirap para sa kanya, yan ang totoong leader. End quote. Just the last one. And I just wanted to be clarified, Madam Chair, because
these accusations coming from the vice president that there is a collective action that to be taken by this committee on attacking the budget, especially the COA report on the confidential fund of the vice president. I think we need to be clarified if there is such action that will be taken by this committee. I think it is unfair to all of us, especially kami, galing lang po kami sa kabilang hearing and we decided to check it out what is being discussed in this committee. Then suddenly we will be a part of this conspiracy or a collective action that will be taken against the confidential fund of the vice president. And hearing the side of the vice president on the repetitive reply on not answering, I think it will set a bad precedent. What prevents other departments that we will be inviting over to do the same? And I think it is incumbent upon her, with all due respect and with humility, for us to be clarified on those budget that was used for the confidential fund. And I think being a part of the accusations that we are part of the collective action to malign her on the confidential fund is something that is out of order. I know, Madam Chair, that kung titignan naman po natin yung budget niya for 2025, na 2 billion and comparing to 2024 budget na 1.8, me, myself, I will move to approve this budget because ang liit lang naman po ng increase niya. But what hurts me ay yung pong masama po tayo doon sa sinasabi po niya na meron po tayong collective action to malign her. So do you wish to introduce a motion? Hindi, ang sinasabi ko lang po sana, I want to be clarified that it is a collective action of this committee to have a malicious intent on asking the confidential fund of the vice president on the previous years. We are doing that in the different committees. We are doing that in the different investigations. And what I'm trying to point out, Madam Chair, I hope that the accusation of the vice president have basis on trying to involve everybody on this conspiracy to attack her. So just to clarify, absolutely, we have absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. Yun lang po. Yun lang po, maliwanag. May point of clarification, so, yes, Chair. If that conspiracy theory of having this a pre-attack on her budget is being conspired by this committee. And if that is so, let me out, Mr. Madam Chair. Hindi po kasama doon. And I hope that the good vice president will amend her statement involving everybody for this action taken by this committee, Madam Chair. Would Madam Chair, Vice President wish to I did not say tumatawa. Gusto niyo ulitin, gusto niyo ipabasa ulit sa secretary kung ano sinabi ko? I did not say tumatawa kayo. Number two, I did not say attack by the committee. Number three, I did not say collective action. Sa kanya nang galing yun. I did not say conspiracy theory. Sa kanya nang galing yun. Pabasa niyo ulit kung ano sinabi ko. And so, Madam Vice President, because those words were uttered by Madam Chair, just because you don't like my answer, you don't like how I answer, you don't like my demeanor, hindi ibig sabihin na hindi ako sumasagot.
And that's the reason why, Madam Chair, I asked for the point of clarification. Yes, so, Now that the Vice President... Sandali lang po, para hindi po tayo nagsasabay-sabay, merong clarification na hiningi at nag-clarify naman po ako. Wala pong plano. Kasi kanina, very clear ang sinabi naman po, there was a plan. Stick to the plan. Wala rin po akong natatandaan. I kept saying, let us all stick to the issues, which is the budget. So, yun na lang po. Let's just end here and so that we can move on. Yes, Madam Chair. Goodbye na lang po sana. Let's move on. Meron pa pong isang budget pagkatapos nito. Lastly, that's the reason why I asked for a point of clarification. The point of clarification is to be clarified by the resource person. And if that is the answer of the good Vice President, I will accept that her intention is not to involve everybody on a collective attack on and we are happy with that clarification on the answer of the Vice President. But of course, I just wanted to review the anyway, thank you so much, Madam Chair. Madam Chair, clarification is understandable. If you want to be clarified of the words I uttered. I did not say collective action. I did not say conspiracy theory. It made clear, Madam Vice President. I'm being attacked by the committee. Diba nang galing sa akin yun? So, anong ika-clarify ko doon? Yes, ma'am. Noted po. It had been... Yung script kasi, nagkakabuhol-buhol na yung script. Let's now proceed. Madam Chair. Just an inquiry from this representation. May I ask if this is a budget hearing on the budget of the OBP or is this a committee investigation already? This is a budget briefing by the Office of the Vice President. And with that clarification, let us move on to the next member, our Honorable Vice Chair. Madam Chair, I request a restroom break 1 minute. Thank you. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento to ko sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ng ito. Thank you so much po.